Wag na wag mo sasabihin sa sarili mo na buti pa yung iba kung saan nakakapunta ako. Nandito lang ako sa bahay kasi wala naman akong budget. Sobrang i-enjoy mo yung little things, guys. Kasi for sure, merong nangyayari sa buhay natin. Hindi lang talaga natin siya na-appreciate. Kaya dahil dyan, guys, samahan niyo na lang kami kasi mamamasyal tayo sa Maynila today. Kaya pag end nga ng shift ko, ay pinuntahan ako ni Tito Durs. Kasi si Tito Durs naman ang merong alam sa pasikot-sikot ng lugar sa Pilipinas. Kaya let's go. Paglabas ko kasi sa office, guys, nakita ko tong pusa. Ang dami kasing pusa dito sa amin. At sobrang nakakatuwa kasi sobrang lambing, kaya ang hirap iwanan. So yun na nga, guys. Hindi naman talaga dapat kami mamamasyal sa Maynila. Kaya nga lang, sayang din naman yung oras ng nilakbay namin dun kung hindi kami mamamasyal, diba? Kaya sinulat na rin namin. Kasi ang purpose talaga ng pagpunta namin dun is para puntahan nga yung sikat na Palabok at Halo-Halo dun sa Maynila, dun sa may Binondo, sa Quiapo. So bago kami nagtungo dun, dumaan muna kami sa pinakamamahaling lugar na hindi mo pwedeng baliwalain. Yung dating 50 mo para sa full tank mo, tablado na sa kanila ngayon. So ayun na nga, tumuloy na nga kami bumiyahe at dun kami dumaan kung saan nakatira dati si Lloyd Cadena. Naalala ko kasi dati nung nagtatrabaho pa ako dun sa may Pasay, dito kasi ako laging nadaan hoping na sana makita ko siya kahit one time lang. Isa rin kasi siya talaga sa mga vlogger na sobrang na-inspire ako at nagpapatawa sa akin talaga ng bonggang bongga talaga. Katulad ng airplane na to, o diba? Ang saya. Na-realize nga din ni Tito Durs na sobrang tagal na rin pala niyang hindi nalabas since pandemic. Kasi ang dami na rin talagang mga bagong daan. Muntikan pa nga kami lumagpas sa red light. Binabasa kasi ni Tito Durs yung signage na no contact apprehension. Diyos ko, Lord, hindi ko naman alam yung mga bagay na ganyan. Na marireceive mo na lang pala sa email mo pagka may violation ka. Kaya sabi ni Tito Durs, ang babait daw talaga ng mga driver pagka ganun. Kahit ilang beses na ako narating sa Maynila, hindi ko pa rin talaga kabisado to. Kaya sa tuwing pumupunta kami, namamangha pa rin ako kasi halo-halo siya, diba? Yung mga old building na pinagtibay na ng panahon, yung mga well-maintained na building, and of course, yung mga bagong proyekto. So ang unang pupuntahan nga pala namin is yung Binondo Intramuros Bridge na bagong gawa ngayon. Inuna na namin tong puntahan kasi sabi ni Tito Durs, hindi na daw namin madadaanan pa uwi. Hindi naman talaga ako mahilig sa mga ganitong bagay noon. Maraming mga bagay na hindi naman ako interesado at mas madalas nasa bahay lang ako. Pero habang tumatanda ako, nare-realize ko, minsan lang tayo mabubuhay sa mundo, guys. Kaya sulutin na natin. Kasi na-realize ko, sobrang sarap mabuhay sa mundo, guys. Merong mga magsasabi, hindi, maraming problema masyado sa mundo. Pero oo, agree naman ako doon. Hindi naman talaga nauubos yan. Pero chill ka lang, kasi darating ka rin sa punto ng buhay mo na magiging kalmado ka na lang lagi. So ayun na nga, nandito na nga kami sa bridge. And I can say na sobrang ganda talaga nito, guys. Parang ibang bansa yung feels. Kaya sinamantala na namin yung pictures, yung videos, kasi bihira naman kami makakapunta dito eh. Saka wala naman doon masyadong lusutan dito, sabi ni Tito Durs, kaya bihira lang din yung dumadaan na sasakyan. Pero alam nyo ba, guys, kahit anong tagal ng stay namin dito para kumuha ng pictures and videos, wala talaga kaming na-perfect. Pero ganun pa man, sa mga nagpapa-pictures dyan, alam nyo, guys, normal sa atin ang mahiya pagka nakikita tayo ng ibang tao. Pero wag ganun, be you, guys. Hindi naman lahat ng tumitingin sa'yo huhusgahan ka eh. Yung iba napatingin lang talaga. At mas magiging awkward pagka nahihiya ka kasi mararamdaman yun ng ibang tao eh. Kaya ito doon yun na, guys. Katulad nitong ulan, ayoko na sanang umalis dito eh. Kaya lang bubuhos na ata talaga siya. Wala kaming masisilungan. So yun na nga, guys. Na-enjoy ko ang pag-visit namin dito. And sa tingin ko, uulitin ko to sa ibang lugar din. Minsan kasi may mga lugar ka rin talaga na gustong puntahan. Kaya lang hindi mo magawa kasi nga wala ka naman talagang budget eh. So doon ka na lang muna sa mga kaya mo lang. At ito, guys, simple lang tong lugar na to. Pero mahahanap mo sa puso mo kung paano mo ma-enjoy to. Kasi bibilang to sa memories mo eh. Katulad nitong pambansang museo, nadadaanan lang pero hindi pa ako nakapasok dyan ha. So ayun na nga, guys, nandito na kami. Pero ang hirap ng parking dito. Ito yung famous Palabok na kumakalat na sa internet. At saka sobrang haba rin talaga ng pila. Tapos babagsak pa yung ulan. Eh ayaw naman naming masayang ang punta namin dito. Kaya naghanap na lang kami ng ibang food. Pero bago yun, lumapang muna kami dito sa Tusok-Tusok. Tapos dito nga kami nakapag-park malapit kay Lakuya. Isa rin talaga to sa mga bagay na na-enjoy ko at na-appreciate ko. Yung pakikisama, guys. Nakakwentuhan kasi namin sila kuya, tapos nalaman ko, hindi pala sa kanila to, may boss pala sila dito. Matatandaan ka talaga ng mga tao pagka pumarehas ka lang din talaga sa kanila eh. Kasi nung pauwi na kami, kinausap pa kami nila kuya, tapos ginabayan nila kami kung saan kami dadaan. Natutuwa ako sa mga gandong bagay kasi parang feeling ko nadagdagan yung kakilala ko and kaibigan ko sa ganitong lugar. So eto na nga, nandito kami sa simbahan kasi sabi ni Tito Durs, meron daw ditong sikat na sotanghon na sobrang sarap din. Medyo naligaw pa nga kami kakahanap nun kasi hindi namin alam kung saan nakapwesto. Umabot kami dun sa kabilang lugar. Tapos bumuhos na nga yung ulan pero hindi naman ganun kalakas. Tamang-tama may pandong si Tito Durs, yun na lang yung sinuot ko. Sayang naman kasi kung bibili pa ako ng cap. Tapos hassle naman pagka nagpapayong kami kasi syempre nagvi-video, naglalakad, naghahanap tapos magpapayong pa. Ano ka na, 'di ba? Octopus ganon. Tsaka sabi ni Tito Durs, ingatan ko daw yung cellphone tsaka yung gamit kasi nga kailangan maging alisto sa mga ganitong lugar. Tapos sabi ni Tito Durs, eh ba't naman daw ako matatakot? Eh kasama ko daw yung mas nakakatakot. Si Tito Durs kasi maraming kamukha, mukhang kriminal, mukhang manloloko, mukhang
holdapper, mukhang kidnapper, mukhang carnapper. Minsan nga nalilito na ako kung ano nang role niya sa buhay. Pero ganun pa man, mabait naman siya sa mga pusa. May nakita kasi kami binibentang laruan na pwedeng laruin ng pusa namin, kaya bumili kami. And finally, after naming maligaw ng mga 15 minutes siguro, bumalik kami dun sa same spot. Doon lang pala namin matatagpuan ng famous sotanghon. Sobrang daming tao rin talagang waiting para makakain ng famous sotanghon nila. Tapos, yung gawa nila, sobrang daming sahog. Ako, hindi naman talaga ako mahilig sa sotanghon, pero ibang klase yung sarap nito. Actually, habang ini-edit ko nga ito, naiisip ko gusto ko talaga ulit kumain. Hahanap-hanapin mo yung lasa niya. Tapos, ang in-order ko, itong overload. Meron siyang pork and belly, tapos merong plain egg, may gulay, tapos anli sabaw pa. Ako lang nga muna ang umupo kasi nga walang space. Ito yung mga tipo ng mga kainan na mapapressure ka kasi meron ng mga nakapaligid sa likod mo waiting na matapos ka. Tapos yung sotanghon nila 70 pesos lang pero bongga na. Tapos meron din silang ibang mga food. May palabok, may puto, may kalamay, may gulaman. Perfect kahit anong oras ka pa kumain. Ganto talaga yung mga lugar na masarap kainan eh. Yung nasa tagong lugar pero napakadaming tao. Halos makakalahati ko na nga yung sotanghon na kinakain ko bago nagkaroon ng pwesto na upuan si Tito Derce. Tapos dahil sobrang sarap nga ng sotanghon na kinakain ko, naalala ko kagad si Mama. Kaya tinawagan ko siya para siguraduhin lang kung kakain siya ng sotanghon kasi kung oo, bibilhan ko sila. Tapos nung nire-ready nga ni Kuya yung takeout na binili ko, nag-post siya sa video ko kasi sabi niya lagi na lang daw siyang nakukuha nang wala siyang kamalay-malay. Sanay na rin kasi sila na na-feature sila kasi ang dami rin talagang pumupunta dito na nagva-vlog. Nung kauwi nga kami, meron kaming nasalubong na tatlong may sobrang gagandang camera. Yun pala ma-feature sila sa Jessica Soho. Nakita ko lang sa Facebook post na ipapalabas pala siya ngayong Sunday 9 PM. Kaya abangan! Nadaanan din pala namin tong Manila Bay. Sobrang ganda niya na talaga. Pang America yung view. Tapos yun ang amuy na nga kami. Tapos every time na alis ka talaga, yung pauwi, yun yung laging mabilis eh, no? Pero syempre, traffic sa lugar namin. So yun nga, sinalubong kami ng mga pusa namin. At si Tito Durst naman, pinalaro na yung laruan na binili namin para sa kanila. At bago nga pala natin tapusin tong video na to guys, gusto lang i-shoutout si EJ The Great Vlogs na lagi rin nanonood ng ating video. Thank you! And shoutout din kay Sir Rafi Bagadyong. So yun lang naman for today's video guys. Kita-kits tayo ulit sa next upload. Thank you so much for watching. Bye-bye!